Pinatay sa palo ang kawawang aso sa Kamsur. Pagkatapos patayin, inilagay ito sa sako at mukhang binalak para ulutuin. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Grabe, mandamoy! Napahagulhol ang babaeng fur parent nang makita niya ang kalunos-lunos na sinapit ng golden retriever niyang si Kilua. Nadatnan siyang nakasako, duguan ang ulo, at wala ng buhay. Paanong humantong sa ganyan ang sitwasyon? Sa kuha ng CCTV sa Bato Camarines Sur, makikitang tumatakbo sa kalye si Kilua. Hinahabol siya ng lalaki. Sa isang punto, makikita pang hinampas niya ang aso, saka muling hinabol. Kuha ang video na yan nitong Sabado ng umaga. Nagising na lang daw ang fur parent na si Vina Rachel na wala na sa kanilang bahay ang asong higit 3 taon na niyang kasama at itinuturing ng pamilya. Nakalock naman po yung gate namin kaya imposible pong nakalabas. So nagtanong-tanong po kami hanggang sa may pumunta pong kapitbahay na aso daw po namin yon. Tapos nagtanong-tanong po kami sa mga tao doon. Pumunta po kami kung asaan si Kilua kasi dinala po kami doon sa kung asan siya. Tapos doon po, naabutan po namin yung aso ko na nakasako na po. Isang lalaki ang naabutan nila sa lugar kung saan dinala ang aso. Sanang kumangan ba nakasako? Siguro nakasako na ta. Tinigbak na lang mo. Masiguro man kami. Tago na nga ni mga Depensa ng lalaking pumatay sa aso, meron daw ginawa sa ibang tao si Kilua. Pero di niya idinitalye kung ano ang sinasabi niyang ginawa ng aso. Isa po nagtigbak. Kami po. Isa ay. Siyempre ako, takasuldarwang. May nakarating ding impormasyon kay Vina na kataya ng aso ang naturang lugar. Posible raw na binalak lutuin si Kilua. Nagpa-blotter na si Vina sa kanilang barangay at sa PNP. Sisiguraduhin daw niyang may mananagot sa pagpatay sa kanyang fur baby. Para po doon sa gumawa nito sa baby ko, siguraduhin ko na yung justisya na para sa baby ko is makakamit ko. And hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung justisya na yun. Hindi na tao ang kayang gumawa ng ginawa niya. Maging sa social media, nag-trending ang hashtag Justice for Kilua. Alinsunod sa Animal Welfare Act, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pag-torture, pagmamaltrato at pagpatay sa anumang hayop. Ang sinumang lalabag dito ay may kaparusahang aabot sa 6 hanggang 20 taong pagkakakulong at multang hanggang 5,000 piso. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.